Kaya huwag kang mag-alala kung nakalimutan mo ang iyong Facebook password, wala na ring email and also phone number para ma-recover yung Facebook account mo. I got you. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know? So ngayon, for today's video is magkakaroon naman tayo ng isang simpleng tutorial. Itong tutorial natin sa araw na to is yung the most requested video dito sa YouTube channel ko, which is yung pag-recover ng inyong Facebook account. Kung isa ka sa namomblema kung nakalimutan mo ang iyong Facebook password at wala na ring way or ibang option para ma-recover yung Facebook account mo using your email and also phone number, is tama ka na napuntahan, nandito ka sa YouTube channel ko. Kaya huwag kang mag-alala kung nakalimutan mo ang iyong Facebook password, wala na ring email and also phone number para ma-recover yung Facebook account mo. I got you. So ngayon sa araw na to, syempre, punta na tayo sa tutorial ko. Let's go! So ngayon, nandito na tayo sa tutorial ko at tuturo sa inyo yung step by step para ma-recover yung Facebook account nyo. At makikita nyo naman dito sa gilid. And just make sure lang na gagamitin natin is Chrome. So Chrome yung gagamitin natin para ma-recover yung Facebook account. And syempre, kailangan natin ng valid ID na i-discuss ko sa inyo mamaya. Pipicturean nyo lang yung valid ID at kailangan malino yung pagkakakuha. And at the same time, kayo yung nasa ID. So yun lang. So punta na tayo sa my Chrome. So Chrome is syempre, i-search natin yung m.facebook.com. So yung m.facebook.com is ilo-load lang yan. And syempre kapag nakalagin na yung Facebook account nyo dati and nakalimutan nyo lang, is nakarecognize ano naman siya sa device nyo. So sa akin nakarecognize na siya, so pipindutin ko to. Kaso ang problema, hindi ko alam yung password. Nakalimutan ko nga yung password. So sa password naman is, kunyari ilalagay ko yung dati, yan, and ilalagin ko. Kapag nilagin ko yan guys, is ang lalabas ay incorrect password. So sa incorrect password, so kahit mag-try again ako na mag-try again, is hindi ko maalala nga. So ang gagawin ko is forgot password. Sa forgot password, ito yung lalabas dyan guys. Meron akong yahoo.com na alam ko is nag-expired na siya kasi hindi ko siya ino-open yung Yahoo account ko na matagal na. So mahirap. Ito yung sinasabi ko, kapag wala kayong phone number, sa case ko, walang phone number, mahirap mag-recover kasi yung code hindi nasisend sa email ko at the same time sa phone number. So ang gagawin ko dito, dahil di ko nga ma-open yung Yahoo ko, usually sa Gmail maganda kasi nakikita agad yung code, pero pag Yahoo mahirap. No longer have access to this, pipindutin natin yan. No longer have access to this, lalabas yung I cannot access my email. Malapit na tayo dun sa technique na sinasabi ko, which is yung how can we reach you. Yan ah. Yung I cannot access my email, pipindutin natin yan kasi wala naman talaga yung ano eh, hindi natin ma-access eh. Lalabas itong pinakamahalagang way, which is yung how can we reach you. Sa pamamagitan nito, tinatanong ni Facebook kung saang email kanya isesend yung ano, recovery link. Again, link po yung ibibigay sa inyo ni Facebook para pag pinindot nyo yun is makapagbago kayo ng password. Okay? Dito naman sa how can we reach you, ang ilalagay nyo is pwedeng lumang Gmail and also bagong Gmail. Pero sa case ko is meron akong lumang Gmail na nabubuksan ko, na open ko naman yung inbox. So ayun laging tatandaan nyo. Kailangan na open nyo siya kasi dun magsasend ng recovery link. Ilalagay natin itong email ko, Steamart de Castro, yan. And i-confirm ko lang siya, parehas. So kapag parehas lang yan, dapat ano, magkaparehas lang kasi confirm nyo. And i-continue. Again guys, dun magsasend ng link. And I can't log in. So hindi nga tayo makapag-log in. Lalagay natin yung full name natin sa Facebook account natin. Okay? Hindi sa ID ah, sa ano, sa Facebook account. Pero meron namang magkaparehas, pero yan. Dito sa part na to, is mag-upload naman tayo ng mga valid IDs. Sabi ko kanina, kailangan ng ID na malinaw na pagkaka-picture, which is yung mga birth certificate, pwede yon. And also, meron tayong mga bills na may pangalan natin, pwede rin yun guys, or may picture natin. And also, meron din tayong driver's license. Maraming mga ano eh, valid IDs na primary and secondary. Pwede nyo ipasa dito. Pwedeng barangay ID, pwedeng student ID kung student pa lang kayo. Sa case ko, student ID. And choose files lang tayo. Nasabi ko na kasi yung mga ID na pwede ipasa dun sa last video ko, so pwede ngayon pumunta sa playlist ko. Choose files and i-check lang natin, pwede tayong mamili dito. So sa case ko, ang pipiliin ko is dun sa may gallery ko. So pinicturean ko siya nung matagal na at nakasave na siya dito. So ang gagawin ko is ipasa yung student ID ko. So pipiliin ko itong student ID. Pagpindot ko nyan is ganyan.
and then send. Once na nasend nyo na yung ID nyo, is magkakaroon na ng verification confirmation of identity si Facebook para malaman kung kayo nga ba yung gusto mag-recover ng Facebook account nyo. After nyo magpasa ng ID, is may marireceive kayo na recovery link sa may Gmail account nyo na nilagay nyo kanina sa How Can We Reach You. Sa paraan na yun, is pwede na kayo magbago ng password at kayo na yung magde-decide kung ano yung gusto nyong password, syempre. Bagay rin to sa mga nakalimutan yung password, wala nang way or recovery option sa pag-recover, and also at the same time sa mga na-hack yung Facebook account. Sa madaling salita, hindi lalabas yung How Can We Reach You kung nasa ibang wifi ka, mahihirapan. Kasi based yun sa experience ko, kasi same wifi naman dito sa bahay at dito ko lagi nag-open. Tsaka same location and also same device yung ginagamit ko, kaya mas mabilis na ma-recover yung Facebook account ko. Ang pinakamahalagang tanong is kailan ma-recover yung Facebook account, kailan masisend sa Gmail yung recovery link, at kailan magkakaroon ng chance na mabago yung Facebook account na password. Dati, usually is within 1 week yan, dati. Pero ngayon, dahil nga may COVID-19, is mas mababa yung bilang ng mga nag-review kay Facebook. Sa nangyayari is konti nga lang yung nag-asikaso ngayon para ma-review yung mga request natin, like sa Facebook account natin. Kaya nangyayari is nakadepende talaga kay Facebook kung kailan mare-recover yung Facebook account nyo. Ano nga ba yung mga ID na pwede? So, ang sasabihin ko sa inyo, lagi nyo iisipin is yung primary and secondary na valid IDs. Yung mga primary na valid IDs is alam nyo naman yon, like yung UMID IDs, yung voter certificate, and also yung ano natin, mga driver's license, and also birth certificate. Pwede kayong mag-send ng ganong ID kay Facebook. Sa paraan kasi na ma-confirm yung identity nyo, is mas malaki yung chance na mabalik yung Facebook account nyo. Nakakalungkot lang isipin na marami pa rin nakakalimot ng kanilang password, kasi ako ganun rin naman ako. Siyempre nangyari sa akin. And also, marami rin na nahack yung Facebook account nila, na hindi ko alam kung ba't nahack yan. Siguro phishing. And also, marami rin na nakakaligtaan nila maglagay ng recovery email, like yung Gmail para mas maganda. And also, yung phone number. Sa madaling salita kasi is mas madaling mag-recover kapag meron kayong mga recovery option, like yung email address, like yung ano natin, phone number natin, mas madali yun. Para naman sa ibang mga situations, like yung disabled Facebook account, yung deactivated Facebook account, and hack na Facebook account, marami pa rin naman akong tutorial dyan sa may playlist ko, so pwede nyo puntahan yung playlist ko para maisa-isa nyo yung mga videos ko at malaman kung ano nga ba yung situation na kinakaharap mo ngayon. Lagi nyo lang iingatan yung Facebook account nyo, kasi alam ko marami tayong pinagkakabalahan sa ngayon at maraming mga business din na pinagkakabalahan, kaya yung Facebook account natin is mahalaga, lalo ngayong pandemic. Kung sa inyo, kailangan natin sumunod kay Facebook kasi sobrang stricto na talaga. Proven and tested ko na yan dito sa YouTube channel ko, kaya kung ako sa inyo, kung nakatulungan ko kayo, huwag nyo kakalimutang isubscribe tong YouTube channel ko, at syempre, pakilike na din yung video. At ginawa ko lang tong video na to para may pakita sa inyo yung step-by-step tutorial ko paano nga ba ma-recover yung Facebook account nyo kung nakalimutan yung Facebook password, at the same time wala nang way or option kasi wala nang recovery email and phone number. Again guys, kung may katanungan pa kayo, pwede kayong mag-ask dyan sa may comment section as long na kaya kong sagutin, pero hindi ako nangako kasi sobrang dami ko pa rin talagang videong inaasikaso, and also at the same time nag-online class ako. At syempre, huwag nyo kakalimutan, i-follow ako sa mga social media accounts ko, sa Instagram, sa Twitter, and also sa Facebook account ko, and also sa Facebook page ko. Syempre, 1,000 likes na tayo, 1,000 followers na yan. Medyo konti pa tayo, pero laban lang at tuloy-tuloy lang to. Huwag nyo kakalimutan i-subscribe itong YouTube channel ko, at the same time, i-like itong video na to para mas marami makanood, at mag-comment kayo kung may mga katulungan kayo, mga papa-shoutout kayo. Peace out! Like, comment, and subscribe. Happy 42,000 subscribers! Peace out! Like, comment, and subscribe. Sana natulungan ko kayo sa pag-recover ng inyong Facebook account. Peace!